Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Thursday. Oh, mag-weekend na ulit, di ba? Konting kembot, weekend na naman. Medyo nalito nga ako, kala ko Monday ngayon. Good morning po sa lahat ng mga kabisyo nating sabog. Basta midweek talaga yung holiday. De, pero yun nga ang kagandahan naman nun, it shortens. Parang nakakatamad kasi parang ang weird may pasok ulit, di ba? Pero it shortens the week also, di ba? Correct. O bukas magising mo, Friday na naman, tas weekend na naman. Sarap. Long weekend na naman. Oo, diba? Lunes, wala na namang pasok. Sarap naman yun. Ingat nga ba kayo kung anong pan po ang plano ninyo this coming weekend. Dear Nicole and Chris, hi, tangin nyo. Tambalanisan nyo po ako since 2008. Tulungan nyo po ako kasi nagsinungaling po ako sa girlfriend ko. Mm-hmm. I asked for her hand in marriage last week. Pero sa totoo lang, hindi pa naman po talaga ako handa. Ngayon, yung girlfriend ko, ang dami-dami na pong mga plano. Sa totoo lang, hindi po ako handa financially. Emotionally, handa naman ako. Kaya naman ako nag-propose sa kanya. Pero financially, hindi. Nasistress lang po ako sa idea na ang dami-dami ng balak ng girlfriend ko. Hindi ko naman sure kung matutupad ko ang lahat ng ito. Tulungan nyo naman ako, please. Thanks. God bless. Paanong tulong? Donate daw sa baka kay Nicole. Paanong tulong? Baka dito naman yung mag-privilege. Nakaka-nervous yung mga Nicole, sagod mo na yung catering. Nakaka-nervous yung hihingi mong tulong sa amin, friend. Para pagpaparamdam niya kaya na, nga, ano, eh, yan yung ano eh, yung hi, kumusta, yung hindi nagpaparamdam ng matagal na panahon tapos biglang mangangamusta, yan. Ay, by the way, pwede ba sagot mo na yung lechon, yan, ako. Una, hindi tayo close, yan. Maski nga makaka-close namin, hindi kami pumapayag na meron kami sagutin sa kasal nila. Pinasok-pasok mo yan, ba't mo kami dadamay ko, yan, di ba? Tama. Yan ang mahirap eh, hindi naman siguro. Lano mo, gastos mo. Hindi naman siguro sa kasi at least maganda dito emotionally prepared. Tama nga naman, di ba? Hindi ka naman, you won't ask for her hand in marriage. Hindi mo naman, hindi ka magpo-propose. Yes. Kung hindi ka naman handa emotionally. Tama. So, kung sa handa naman na I mean, kung mahal, wala namang doubt. Diba? Uh-huh. Wala namang doubt, mahal mo. Kaya lang, hindi mo lang siguro in-expect na mabilis lang din kumilos yung babae. Exciting! Oo! So, diba, feeling ko, it's normal. Uh-oh. Kasi natandaan ko dati, na nag-propose yung si Jodic sa akin dati, ang bilis ko din kumilos. Parang the next day, nagtanong na kagad ako ng availability ng simbahan. Ng venue. Kakitorin. Nagtanong-tanong na ako agad-agad na ikinagulat niya din na parang, oh, akala ko ba parang di tanong mamadali? Hindi naman sa ganun, kaya lang excited. Usually, excited. Tapos usually kasi one year at least in preparation, ganun. So anyways, ikaw, siguro kaya ka rin din na parang nagugulat ka. Pero wala pa, nothing is set in stone. Wala pa yan. Unless, nagpirmahan na. Yun na nakakanebos, pumirma na siya kagad. Tapos hindi ka man lang kinonsultan. Ang mga supplier sa mga magulat, pinakita na sa iyong mga kontrata. By the way, ito yung catering services natin. Nag-down na ako ng konti, di ba? Bali, ikaw na mag-full net. Oo, di ba? Yun yung nakaka-nervous kasi hindi man lang napaghandaan. Pero kung halimbawa nakikita mo na parang excited lang, tapos nagtatanong-tanong, parang gusto nang mag-attend ng mga wedding fair, mga bridal fair, yung mga ganyan, normal yun. Pinag-propose ka eh. Tama. Siyempre, naturally, di ba sabi nga nila, it's always about the bride. Di ba? Wedding. Moment ng bride yun, di ba? Siya ang mamimili ng ganito, siya magde-decide ng ganyan. Ikaw, tagagastos ka lang. In fairness, tatanungin ka naman. Kasi baka mamaya gusto mo ng ganitong tema, ayaw mo, di ba? Tatanungin ka, dapat sagot mo, oo. Dahil pag hindi ka, mag-aaway kayo. Dahil pag ang sagot mo ay hindi, hindi yan kikibo. Tapos pag tinanong mo siya kung okay lang siya, sasabihin niya, okay lang ako. Yan, pero padabog. Oo, diba? Pero galit, nakatingin sa labas. Pag nasa loob na sasakin, halos isiksik niya yung sarili niya doon sa windshield. Sa windshield. Diba? Okay, sa side mirror. Para lang hindi makalapit sa'yo kasi iretang-ireta. Ganyan ang mga babae, may sapak, may sayad. Munta ka minsan. Ganun. So, yung hindi ka handa financially, May time. Ako, feeling ko may time ka. Sa palagay ko may oras. Kaya mo pang paghandaan yan. Konti-konti mo, hindi naman bultuhan yan eh. At kailangan, sabihin mo, kailangan aware yung fiancé mo dito, ha? Mm-hmm. Kasi baka naman akala niya, parang,
you're both prepared financially and emotionally and financially mm-hmm. also. Parang siguro iniisip niya, hindi naman siguro ito magpropose sa akin kung wala man lang ito, naipon. Uh-huh. Yan yung, I'm sure yun yung iniisip niya. Kaya, mm-hmm. kaya di ba, kaya nagmamadali siya, excited siya, attend. Nagpa-derma agad. Siyempre, matagalan na pagtanggal ng mga layers. Nagpa-pedicure. Hindi, yung ano, yung legit na tangen niyo yung nagpapa-derma kasi matagal-tagal yung pagtanggal ng chismis eh. So, inumpisahan na niya. Excited eh. Yung pulang-pula yung pisngi. Sinusunog yung pagmumukha lagi para kuminis on the day. So, you have to be honest with her. Kasi, I mean, ikakasal kayo. Yes. So, ibig sabihin, you are going to share the rest of your life together. Mm, hindi pwedeng magiging mahiyain kayo sa isa't isa. Hindi pwedeng hindi ka honest. Tama. Yan na yung, ito na yung mga practice. Nako. Yan. Sa pag-aasawa. Diba, na lahat ng decision, kasali ka na din. Oh, hindi ka na, hindi na siya lang. Diba, yun at hindi na kailangan malaman ng fiancé mo. Hindi lang all about her now. Mm-hmm. Kailangan tatanungin. It's all about us. Us na wala nang ikaw at ako. Ang meron lang ay tayo. Yes. Diba? So, yun yung kailangan mong maging honest sa kanya. Sabi mo sa kanya, alam mo, mahal, emotionally talagang pakakasalan talaga kita. Alam mo, wala namang doubt yun. Kaya lang, pag-iipunan pa muna natin kung gusto natin na talagang para sa'yo en grande, mas maraming bisita, yung mga ganyan. Pag-usapan din muna natin, paghandaan natin. Feeling ko kasi dito sa kanila, parang hindi nag-usap to. Parang hindi. Usually naman ang proposal, may mga initial talks naman na ito. May mga paramdaman. Medyo alam na din. Oh, diba? Financially, okay naman tayo. Ganyan. Or baka, hindi din in-expect ng girl. Hindi ko alam. Pero kung nga nandyan na, sure ka naman na. Nga, tama, dun mag-umpisa sa honesty. Mm-mm. In terms of finance. Halimbawa, ready naman ako emotionally, kaya lang, pwede ba nating paghandaan to ng pakonti-konti. Diba, halimbawa, wag muna this year. Yung 13th month pay ko, yan yung umpisa ng ipon. Yan, yeah, 3 years from now. May kilala akong ganyan, diba? Kilala natin. Binakuran lang. Sinigurado lang na hindi na, diba? Na masusulot ng iba. Na hindi na masusulot ng iba. Nung tinanong ko, sure ka ba? Ang bilis naman ng proposal na yan. Tinawagan ko talaga. Ang marunong mag-isip yung lalaki kasi mahabang time ng preparation kung sakasakali. In fairness, sabi niya, hindi pa po ma'am, 4 years, mga 4 years pa po. Isipin mo, 4 years. So, kung ganun ang plano ng iba, pwede din ganun ang plano mo. Di, ang importante naman, kumbaga tama naman yung parang sinecure or binakura na or parang in-insure lang. Tinatakan. Tinatakan na, parang mine. Diba? Para at least, alam mo, ang maganda dyan, at least alam ng babae kung saan patungo. Tama, meron diba? Direction. May direction. Pili ko kasi dito yung babae, laging ganun eh. Pinipressure yung lalaki. Every time na pupunta sa mall, bakit talaga sa akin yung sing-sing na to? Parang ganyan. Parinig-parinig. So, si lalaki na pressure. Kahit hindi pa handa. Hindi namin alam kung ano yung setup. Pero nandyan na yan. And, katulad nga nung kanina pa namin sinasabi, may time to prepare. Yes. Diba? Unless, nabuntis, tas very conservative pa yung mga magulang, gusto yung mga mag-ano agad, ganyan. Nakadagdag pressure yan. Yung mga ganun. Pero kung hindi naman, there is time. Tama. Hindi mo siya gagawin in bulk ka. Pakonti-konti. Kunyari, muna. At saka mag-uumpisa ka na rin intindihin, ha. Siyempre, hindi na lang ito yung girlfriend mo o yung fiancé mo. Uh-huh. Yung pamilya niyan, meron ding opinion. Yan, correct. Halimbawa, dapat dito sa, anong probinsya mo, Tanghenyo? Sa Roja City. Yan. Yan. Dito dapat sa Roja City, nandito lahat ng mga kaanak. Ikaw, Manilenyo. Hindi ako papayag. Mas marami tayong kamag-anak dito sa Maynila. Diba? Yung mga ganun. So, kailangan maging handa ka kasi this will be the start. Magiging parte ka ng pamilya niya, magiging parte siya ng pamilya mo, magkaka-opinion yung mga pamilya niyo. Totoo, ang dami pa lang mga sulsulero sa paligid. Maayos yung usap yung dalawang mag-asawa. Pero biglang sasaw-saw. Bukas magkaaway na kayo dahil sa mga tao sa paligid. Sausawa. Kailangan, handa ka rin na posibleng mangyari yan. So, kailangan mag-usap na kayo ngayon pa lang na parang una, hindi ka pa handa financially. So, paghandaan natin ito. Alam ko, excited ka. Huwag mong parang magalit. Yung dapat tama yung tono mo, kundi awa yan.
sure ako dyan. Dapat kasi, matutunan mo yan. Matutunan kasi kung mali ang, mali ang paraan ng pagpapaliwanag mo kung bakit kailangan mo pa mag-ipon, hindi ka pa handa financially, nakaw. Lagi may ibig sabihin. Mag-aaway kayo niya. Ang maganda siguro na take off ng usapan niyo kung saan kayo titira. Yeah, yan ang pinakamalaging question. Pag kinasal kayo, may bahay na ba kayo? Mga ganon. Dapat yung unang establish niyo. Oh, di ba? Pag-uusapan ito. Tapos sasabihin mo, alam namin, posibleng magkaroon ng opinion yung nanay mo. Gusto niya, baka tumira muna sa kanila. Uh-huh. O yung nanay ko. Mm. Kasi pwedeng mamas boy ako. Alam mo, so dun pa lang kayong dalawa, mag-usap na kayo kasi ang daming mangyayari. Nakakatakot yung mga tao sa paligid. Kaya yung mga nag-aasawa ngayon, mahirap silang gumalaw eh. Uh-huh. Diba sabi nga nila, tara po, anong tayo, mag-settle down na tayo. Actually, hindi mag-settle down. Mag-ano? Oo. Pumasok sa ano nga, sa masalimot na grabe na maging masalimot. Grabe ka, Chukar, ha? Parang malagubat. Malagubat, masalimot talaga. Na kahit dalawa lang kayo sa bahay na yan, ang dami pa rin manghihimasok. Hindi naman masalimuot. Hindi lang, it's complicated lang. Diba? Hindi siya ano eh, hindi siya laging sinasabi ng mga kabatch ni Tanghenyo, hindi siya parang kanin na mainit na pag napaso ay iluluwa. Tingnan mo yung panahon ni Adan at Eva, diba? Matiwasay silang naninirahan sa paraiso. Oh. Bakit? Mm. Eh kasi walang kamag-anak. Walang kamag-anak. Silang dalawa lang. Yun talaga yun eh. Walang biyanan. Di ba uso? So, sila unang tao. Diba? Walang nakikialam. Malayang-malaya, kahit hubot-hubad, walang pakialam. Eh, kaso ngayon, diba? May opinion. Masyado masikip yung gown. Yan. Masyado maluwag. Yan. Ang dami masyado ng nino. Ang pangit ng motif mo, parang pale. Parang pale. Diba? Sa ganito pa talagang venue, hindi ba makakarating yung mga kamag-anak ko? Tandaan mo, it will happen. So, kailangan kayong dalawang mag-fiancé solid sa inyong decision. So, it starts with your honesty with her. Diba? Tama. Don't take it against her. She just wants to prepare. She's just being a girl. Diba? Na excited. Mm. Na gustong i-announce sa buong mundo. Diba? Na may mga na tinakatakan na siya. Nasa wakas may nagkagusto rin. Nasa wakas, hindi na siya bridesmaid. Bride na din siya. Ganun. So, kaya lang siya excited. At ikaw naman, pag-ipunan mo. Totoo. Ginusto mo yan eh. Kaya ngayon ba hindi pinapasok yan? Kasi alam nilang hindi sila handa. Pero at least, dun sa parte ng emotion, handa ka naman. Sabi nga, ang pera naman, it comes and goes. Na pag-iipunan naman yan, dumadating. O, kasi diba? Ngayon, lalong dodobling excitement ng mga babae na pinag-propose. Nako, dahil sa social media. Kasalanan na naman ang social media yan. Totoo yan. Ay, malaga yun. Yung comment ng mga kaibigan. Congratulations. Hindi, tsaka alam mo partner, even not just the wedding itself, it starts with the proposal. Uh-huh. Proposal pa lang, di ba, parang pinagkakaanuhan na yan eh. Yung pinagkakaingitan or nagiging source ng, yun nga, envy o ingit ng iba kasi bakit ganun? Yung paraan ng pag-propose sa kanya ay ganito. Mm. Sa akin, hindi. Nako. Tapos syempre, ipopose ang sing-sing. Diba? Bakit ikilatisin? Bakit isa lang ang bato? Correct. Bakit isa lang ang bato? O bakit mas malaki ang bato? Bakit akin tunay na bato? Diba yung mga ganun doon nag-uumpisa? Pagkatapos nun, prenup. Bago pa yung mismong kasal, yung prenup pa. Diba? May save the date video. Yan. May TTS camera. Ilista mo siya pera. May mga ganun pa. Ang dami naman. Ang dami. Ano ba dati wala naman yung mga ganyan. Actually, dati wala talaga. Mapatay ka lang ng isang baboy, masaya na lahat eh. Diba? Solve lang kasalan. Ngayon kasi ano na yung theme, ang mga weddings ay themed. Mm-hmm. Diba? Kaya siya nagiging mas extravagant o mas mahal. Magastos. At mas magastos kasi nga theme. Ano yung pinakamagastos sa kasalan? I think yung pinaka-ano. Ayun, nasa med. Hindi na talaga kinaya. Gastos.
gastos ang usapan. Hindi niya pa natapos yung tatanong. Nung binigit yung salitang gastos, naubo ko eh. Usapan pa lang, naubo na guys. Ang pinaka, ay, ang pinaka bulk talaga ng ano. Gastos ay mapupunta sa? Sa food. I think okay. It is the food. Catering. Pwede ba? And the tolda, venue. Tolda na lang sa ano? Pagkain. Sa harap ng bahay. Bakit hindi? Hindi kasi ang venue partner. Kasi minsan, ang mahal venue, diba, venue, diba, eh, ang venue mismo, ano na, 100,000 plus or more, grabe, hindi no? Pa kasama pagkain. Ano maganda na yun, ha? Oo, pero may mga venue din naman na kasama na yung pagkain. Diba? Mm. Ako, ang sa tingin ko, ang kailangan ding i-prepare, kung halimbawa, is good food. Kasi yung mga tao, nag-effort silang ano, magsuot ng masikip, makate, mag-makeup, mag-taxi, mag-grab, diba? Bigyan mo naman ng masarap na pagkain. Para sa akin, basic yung food. Correct, feeling correct. Ko yun. Yun yung parang pinaka-bulk na major na kailangan. Yung mga the rest, or ano mga, ano na yun eh, mga arte-arte, mga indoor fireworks, ganyan. Uh-huh. Alam mo yung ano, yung asawa ko doon dati, doon siya kinabahan eh. Kasi sabi niya, bakit nag-umpisa lang naman tayo sa ano lang naman, sa simple lang. Anyari? Bakit nung huli meron ng indoor fireworks? Kasi sabi ko, kasi kinanta namin yung Mahal Kita kasi, nung wedding namin. So sabi ko, gusto ko kapag kinakanta natin yun, biglang magaganon. Yung Miss Park. Oo, may ano. Doon sa part na hindi tayo tao, hindi tayo hayop. Pag doon sa part na bagay tayo, bagay talaga. Tapos gaganon, shh, gaganon. Kayo talaga nagpapagastos. Alam mo, ang lesson dyan, partner, huwag kang mag-aasawa ng maarte. Mahirap na. Sa panahon namin dati, yung ano, isasabuhin. Yung petals. Uso pa rin naman yun. May mga tao lang talaga maarte. Oh, yung mga lantang dahon na galing sa puno, pwede na yun. Diba? Ngayon, ano, dati diba, parang saboy-saboy na paglalabas. Papel dihapon lang, pwede correct. Na eh. Ngayon, ano, sparklers. Diba? Ganun. Magkano yung mga ganun? Hindi ko na alam, parto, ang tagal na nung sa amin eh, 9 years ago. Eh, good luck ngayon. Good luck, parto. Naalala ko dati videographer pa lang 150,000 na 200. Dito lalabas partner yung PR na tinatawag. Yan. Dito mo gagamitin yung nako, dito mo ngayon gamitin yung social media mo. Kaya dapat partner, ngayon pa lang nagpo-post ka na para dumami yung followers mo, para maisip nung manlilibre sa'yo ng video na worth it na maikon makita nila ang huling post mo July 13. Sasabihin ng videographer na manlilibre, eh hindi naman nagpo-post to. Oh, partner, investment ang posting. Pwede. Baka, tuturuan kita para makalibre ka o makadiscount. Kasi ikaw ang gawing resume. Ikaw na gano'n. Sabi niya, ako ang nag, ano, correct, sa kasal ni Chris Schuper. Ako yung nag, sa, ano, Chris Schuper. Ganon. Lang, di ko pa nga pinaplano eh. Ba't ako kayo? Hindi, tanong ka kasi ng tao. Hindi, sagot lang kami ng sagot. Hindi, magastos talaga. Gastos kada, naman. Hindi kasi nga, dahil sa social media yan eh. Dati wala namang videographer. Ano yung tawag doon? Yung same day edit? Yung SDA? Wala namang ganun. Kasi dati wala namang projector. Diba? Wala namang ano. Picture lang. Tsaka dati. Padadalan mo lang yung mga ninong at saka mga abay ng picture na na-develop pa. Oh, hindi pa ikaw yung magbagastos. Kasi diba yung babayaran 50? Diba? Pangingitingin ko na pangingitingin. Babayaran mo pala pag-uwi. Tapos matagal na kumain ngayon kasi magpapavideo-video pa. Nagdating ang simbahan. Tama. Diretso na sa din, ano. Yun din ang dagdag sa gastos. Mga kabisyo, hindi na ikaw. Parang hindi ka ba-presyo. Yun din ang dagdag sa gastos. Ha? Kasi syempre, after the wedding, picture-picture, it will take time. At least 2 oras. Minsan yung bride at groom magpapalit pa. Tama. Eh yung mga tao na nag-attend ng galing simbahan, wala naman silang gagawin ng 2 hours. Hindi naman yung manonood ng sine. Dediretso yan ang reception. Siyempre, kung ayaw mong madaming talak, kailangan bibigyan mo sila ng kakainin. Tama. Diba? Dahil kung hindi, ang dami nilang sasabihin, ano ba naman yan? Ang tagal-tagal naman. Dami-dami picture. Gutom na kami. Ang dami sasabihin, mapupuna tuloy lahat ng mga mali dun sa venue. So, kailangan, kaya nakakadagdag dun sa gastos, kailangan yung pika-pika nila mabigat. Para hindi mainit yung ulo ng mga bisita. Diba? Huwag agad daw rami ka kanin sa Laguna. Oo, totoo yan. Pardon, para suman mabigat. Mabibigat suman, tamales, lahat naman. Mabibigat sa tiyan, sa pansapin. Kaya magastos. Umatay tayo ng wedding, noong 2 hours talagang hinintay yung bride and groom. Eh, wala masyadong hinanda. Oo. Talagang tubig lang ng tubig.
Ihinang-ihi yung mga tao. Yung mga hindi na nagsasalita. Nakatingin nila sa kisang may sa buto. Ba't hindi sila nagsasalita, tanghenyo? Ang babaho na ng hininga. Umakyat na yung asin. Bis na bis, pero ang babaho ng hininga. Kita mo, ang dami na nagki-candy. Kasi gutom na gutom na. Wala pa yung bagong kasal. Eh, yung parang venue, parang malayo sa mga tinda-tindahan, oh, di ba? Wala talaga. So, sabi ko sa'yo, partner, ano, kung may nagbebenta doon ng ano, ng hopya mani popcorn. Oh, oh. Pakyaw yan. Sigurado, lahat ng juicy fruit. Talaga, titirahin lahat. Eh, eto na, dumating na yung bride and groom. Oo. Oh. Oo, oh, ayan na, makakakain na. Mm-hmm. Hindi magpapahinga doon na yung bride. Tapos maging retouch pa. And then, may magsabay, sumasayaw-sayaw pa. Yung bride, hindi pa masyadong maganda. Eh, kung magre-retouch, matagal yun. Tingnan mo, na po na yun. Paano? Gutom na! Oh, and so, yan na, nag-retouch na. Mag-start na daw. Sabi niya, we'll start the program in 5 minutes. Yan, sabi ng host. Oh. Eh, di natuwa na yung mga bisita. Mga tao, kasi ganyan. Eh, hindi. Diba, sa mga ganyan, pipicture muna bago makakain. Ang haba pa ng programa. Correct. Eh, di ngayon na, matatapos na yung programa. Yung lahat ng mga ceremonial keme-keme. Eh, wala pa yung guest performer nila. Yan na. Eh, siya kami kailangan ma-stretch. Correct. Kakaloka talaga. Magastos po ang kasal. Oh, tsaka ulcer po inabot namin. Kasi mula po nun, hindi na po kami nag-host ng wedding. Sabi namin, gutom pala dito. Hindi, pinaghahandaan po talaga yan. And kung gusto mo lang din naman maging simple, huwag kang tingin sa social media. Pwede din namang hindi ka mag-base sa mga regular na nangyayari ngayon na lahat kailangan. Ang importante, kayong dalawang mag-fiancé. So please, do talk about it. Yes. Ngayon pa lang matutunan nyo ng maging open at honest sa isa't isa. Okay, wish you good luck. Good luck and bad. God bless! Mga kabisyo na nakatutok sa atin, maraming salamat po kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number one. Walang hate, GBGB lang. Love lang. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una magdasal ka para